Sabi pa, to serve Him or paglingkuran natin ang ating Panginoon. Ako si Yahweh ay siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Hindi mo ba? So kung titignan natin, mula doon sa number 1 hanggang sa number 4, makikita natin na parating pangangailangan natin ang ipinapangako ng Diyos. Hindi ba? Pangangailangan, kalusugan natin. Ibig sabihin, yun ang pangangailangan ng Diyos sa atin. Gusto na Diyos na maalagaan tayo sa mga pangangailangan ng ating katawan, ng buhay, physically, and lalo-lalo na spiritually, di ba? So, you know, makikita natin, puro pasasaganain kayo. So, kasi ito yung pinangako magandang buhay sa isang magandang buhay, ay natural, kapag magandang buhay mo, siyempre, meron dyan kasaganaan. Amen? O, di ba? So, yan yung pinapangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo sumunod sa mga aral ng ating Panginoon, napakaraming pangako ng Diyos na gusto na ibigay sa buhay ng bawat isa. So, number 5. Sabi pa dyan, observe His command or pagsasabuhay or pagsunod. Sabi dyan, sundin ninyo mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at magiging maganda ang buhay ninyo. Diba? Ano yung mga kapatid dyan? Sundin ninyo mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at magiging maganda ang buhay nyo at ang inyong mga anak sa habang panahon sapagkat sa ang pagsunod na ito'y tama at katanggap-tanggap kay Yahweh na inyong Diyos. Amen? So yung pagsunod, katanggap-tanggap kay Yahweh. Hindi po ba? Eh kapag tanggap tayo ng Diyos, alam naman itapon tayo, alam naman pabayaan tayo, itanggap na yung buhay natin eh. So kapag tanggap tayo ng Diyos, eh natural, di ba? Magiging beneficiary tayo ng kanyang mga kalooban at yung kanyang mga pangako, di ba? Lahat yan mapupunta yan sa atin. Kasi katanggap-tanggap tayo, ibig sabihin nun, ang buhay natin ay nasa kalooban ng ating Panginoon at nagiging beneficiary tayo ng lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala. Amen? Ayun po ba? Sa mga sa palakpak sa ating Panginoon. So ngayon, naiintindihan natin ang limang mahalagang aspeto ng isang buhay na mabuti. Amen? So dapat sumusunod tayo, dapat meron tayong pagkatapat sa Diyos, meron tayong pagmamahal sa Diyos, meron tayong pinaglilingkuran natin siya, and also, nagsasabuhay tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Sabi nga kagabi sa Bible study, faith without work is dead. Ang isang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen? At isang pananampalatayang walang gawa ay hindi pinapakinabangan niya ng tao. Kasi yan, nakakasakit pa yan eh. Nakapagpapahirap pa yan eh. Diba? Kung gusto natin ang ating pananampalataya ay magdurot sa atin ng kabutihan, kalinawang, natagumpayan, gumawa tayo ayon sa pananampalataya. Laki pa natin ang mga gawa ng mga pagsunod sa mga aral ng Panginoon para yung pananampalataya natin ay pakinabangan natin sa buhay. Amen? At hindi ito maging kabigatan. Eh bakit pa naging kabigatan ang ating pananampalataya sa Diyos? Eh kasi di ba si Jesus din, di ba? Ang hirap kayo makipaglaban sa Diyos. Di ba? Nakipaglaban ka. Ang gusto ng Diyos, gawin mo to. Ayaw mo namang gawin. O, di ba? Eh minsan, inalagay lang sa harapan mo, mga dapat mong gawin. Ikaw naman, iniiwasan mo. O pagbalik mo, ganyan pa rin. Ang hirap pa rin yung gusto ng Diyos sa'yo. Gusto nyo naman, kapatid ha? Minsan parang tayo sa mga anak natin, di ba? Na tayo minsan, pilit natin, inilalapit yung mga buting bagay sa ating mga anak. Minsan naman yung mga anak na suwain, pilit namang ayaw gawin, pilit namang takasan, di ba? So ngayon, dahil mga magulang, naghahanap tayo parati ng pagkakataon para mailapit natin yung mga mabuting bagay. Tayo naman lapit, sila naman yung tumatakbo, tayo maharap, sila naman yung tumatalito. O diba, minsan yung mga ganun pagkakataon. Di ba? O ngayon, bakit ito sinasabi? Eh, ganoon din kasi ang ibang tao sa Diyos eh. Di ba? At least tumatawag. Di ba? Naglalarawan ng mga ganyang buhay. Naglalarawan ng buhay ng matagumpay. O ngayon, ang tao naman, pinapanood lang, pero hindi naman sinusundan. O di ba? Ano mo, at yun, yun ang Panginoon na, iba't ibang pamamaraan ng
ng Diyos sa buhay natin para lang tayo makapasok doon sa magandang buhay. Di ba? Sa lahat ng paraan ng ating mga buhay, ang Diyos gumagawa. Gumagawa siya. Gumagawa siya ng paraan. At walang age limit yan. Ay bata ka, matanda ka, hindi tumitigil sa iyo ang Diyos. Di ba? Kasi alam niyo kung bakit, mga kapatid. Sabi sa 1 Timothy, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. At hindi mapahama. Nakita niyo, mga kapatid? Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Lahat tayo magkaroon ng magandang buhay. Lahat tayo magkaroon ng kaligtasan. Lahat tayo makabalik doon sa kalamitan ng ating pinagalingan. Amen? Ayaw ng Diyos na pumunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos na maghirap tayo. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng iba't ibang mga sakit, karamdaman, na nagiging saruhin at balakid para sa mahin natin, purihin natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya sa gumagawa siya ng paraan, kapag nagkasakit ka, siya yung Diyos na magagamot. O diba? Kapag kailangan mo ng kausap, siya yung Diyos na pwede mong tawagan. Halimbawa, mayroon kang problema, siya yung Diyos na nagbibigay ng solusyon. Kumbaga, ibinigay niya sa atin lahat ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na ikabubuti natin, ikasasaya natin, ikatutuwid natin, lahat ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Amen? O kapag tayo nagkakamali, nagkakasala tayo, anong ginagawa natin sa atin? O pinapatawad tayo? Amen? Di ba? Kapag tayo naliligaw, o itinutuwid tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga aral. So kumbaga, makikita natin, ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin araw-araw. Di ba? Bawat minuto, bawat segundo ng ating mga buhay, nandiyan ang ating Panginoon para sa atin. Amen? Amen. Kaya lang, ang buhay lang kasi natin ay hindi nakatingin sa Diyos. Hindi natin nararamdan kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Tanda niyo, mga kapatid, kapag ang Diyos ay umalis na sa iyo, sa pagkalinga sa iyo, di ba? Kapag umalis na yan, ibig sabihin, wala ka ng silbi, tapos na ang buhay mo sa mundo. Hindi po ba? Pero habang nabubuhay ka, kahit anong kalagayan mo, ibig sabihin, still ang Diyos nasa iyo pa rin. Diba? Nasa iyo pa rin. Kasi ang buhay na meron ka, yung hininga na meron ka, pag-aari ng Diyos yan. Kapag wala ng purpose ang Diyos yan, babawiin na ng ating Panginoon yan. Amen? Amen. Ano ba? So, malakas ang palapak sa ating Panginoon. Alam na, dapat natin maintindihan na habang tayo nabubuhay, ang Diyos ay gumagawa sa bawat isa sa atin. Amen? Gumagawa yan. Marami ang gusto nga ibigay sa iyo. Marami ang gusto ipaunawa sa iyo. Kasi ganun tayo minahal ng ating Panginoon. Minahal tayo ng Diyos sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Lahat na lang ng bagay at ang solusyon ay binibigay niya sa atin para tayo ay muli niyang makasama doon sa langit pagdating ng araw na matapos ang buhay natin sa mundo. Amen? Pero habang tayo nasa mundo, gusto niya tayong makasama sa mga pag-aaral, sa mga pagpupuri, sa mga pagsamba, sa mga masin ng buhay natin, na siya yung ating pinapasalamatan, siya yung ating naalala, siya yung sandigan ng ating buhay. Amen? Yun ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay, isang magandang buhay, isang mabuting pamumuhay na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen.